Mga kapuso, ito po. Out of danger na po ang ayon sa mga doktor ang ating igan, Arnold Clavio, matapos makaranas ng isang health scare noong June 11. Ibinahagi ni igan na nakaranas siya ng hemorrhagic stroke o slight bleeding sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. Kwento ni igan, nagmamaneho siya ng makaramdam ng pamamanhid sa kanang bahagi ng kanyang katawan kaya dumiretso na siya sa pinakamalapit na ospital. Matapos ma-check sa ER, dinala siya sa acute stroke unit at doon ay mahigpit na binantayan ang kanyang blood pressure at blood sugar. Paliwanag po ng mga doktor, may slight bleeding sa thalamus area ni Egan. Kaya namamanhid po ang kanyang kanang binti at mga braso. Pero ang good news po, out of danger na siya. Kailangan na lang suportahan ng therapy at rehabilitation. Sana raw ang kwento niya ay makapagligtas ng maraming buhay at ang lagi niya sinasabi ngayon, ugaliing i-check ang inyong blood pressure. Get well soon, Egan! Fighting! At nasa linya, papahinga pa, baka nanonood. Igs, good morning! Good morning, Egan! Good vibes, good vibes! We miss you! Get well soon, boss! At maraming salamat po sa mga nag-comment at nagpadala ng get well soon message kay Egan. Ang maganda sa kanya kasi aware siya sa body niya. No. So, nung naramdaman niya, agad-agad hospital siya. Tinakbo niya yung sarili niya. Tumawag. Yung presence of mind. Huwag ipagwalang bahala yung mga ganyang sintomas na nararamdaman sa katawan. Sabi niya, listen to your body. Exactly. Kaya from now on, magda-diet na po tayo. Ayan, pagbalik ni Daddy Egan. Daddy, promise, ikaw diet na tayo. Ikaw yung bad influencer. Ikaw lang umuwi sa pagkain. Dapat gayahin mo si Mateo. After unang hirit, mag-gym tayo lahat. Ayan. Narinig ni Egan yan, ha? Hindi nakakain sa umaga. Boss, get well soon. Get well soon. Don't skip meals. Don't skip meals. Small, frequent meals. Konti lang, konti. But again, important, listen to your body. Yes. No matter how old or how young you are. Uy, pero ito mga kapuso, kakaibang pasyalan ba yung hanap nyo ngayong holiday? Ayan, tara mga kapuso, sa Subic! Doon pwede natin ma-experience sa pagkain, ang magpakain ng mga buaya at tigers. Talagang yeah. Very, very close encounters talaga. Ma-experience po natin dyan. Super close encounter, kaya Shaira Kaloy. Pasyalin na kami. Shai, kumusta ang traffic? Partner! Ayan na nga! Here to the rescue ng aking partner to help me feed the crocodiles this world. Crocodile Day! Oh, yes! Paulan at maganda umaga sa inyo mga kapuso. Syempre, hindi ko iiwang mag-isa ang partner ko dito sa gitna ng mga kalaban natin. Wow. I can always count on you. At saka alam mo naman, si partner Shai ang the best na tawagin para dito dahil meron siyang mga maraming experience with the crocodiles. Oo, si Dakila natin, di ba? Sa lolo. Pero ito nga, World Crocodile Day, guys! Kaya ito ang ginagawa namin. Nagpapakain kami ngayon ng mga chimken. Ito na nga, sa ating dito mga Philippine Freshwater Crocodile. Ayun. Dahil ito nga ay marami sila dito sa pinunta nating zoo dito sa Subic dahil perfect ito sa families, yes, di ba? Yes, oo. Mapa-kids at kids at heart. Pwedeng-pwede rin. Kaya ang saya nito. Uy! Ay! Yan na! Kumagalan na! Partner, patalunin natin! Sige. Tingnan nyo naman yung ginagawa namin. Oh. Alam mo, ito na nga yun. Ito na yung sinasabi namin, kids at heart. Pero, partner, ano pa ba pwede natin gawin mamaya dito? Naku, partner, balita ko nga. Eh, hindi lang ito yung gagawin natin dahil mamaya may up-close tiger encounter tayo. As in, super harap-harapan, makikita natin yung mga bibig nila, yung mga ngipin nilang malalaki, partner. Siyempre, ganun kalaki yung property na to. Dahil nga, ayan, marami animals, hindi lang crocodile, pati tiger, eh pwede nating pakainin at magkaroon tayo ng close encounter with them. Ayan, kaming dalawa ni siyempre ni partner ang gagawa niyan mamaya. Kaya naman, abangan niyo yan dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hiri! Sina Kaloy at Shaira, ready na sa kanila, close encounter kasama po ang mga buaya at mga tiger dyan. Shai, Kaloy, kamusta? Hey guys! Morning! Hi guys! Ito good morning! Ayan na! Yung ating chimken, oo nga! Ayan! Hello! Nandito pa rin tayo sa isang zoo sa Subic para sa ating World Crocodile Day. Ito nga, nakita nyo kanina,
mga kapuso, ay nagpapakain tayo ng mga Philippine Fresh Water Crocodile. Mm-hmm. All right. At ito nga sila at syempre dahil nga World Crocodile Day, eh deserve nila ng treat. Kaya ayan, mamigay pa tayo ng maraming treat sa kanila. Pero alam mo, partner, yung masasabi ko lang, napakagandang experience nito, no? Safe siya for kids, yung mga bata na, at saka yung family na dalhin dito para maging bonding nila. At saka alam nyo ba, na itong pagpapakain natin ay 100 pesos lang. Ayan o, may enjoy mo ng... This is per head, partner, no? Yung 100 pesos. Ito, 100 pesos. Yun. Pwede ka! Ay! Uy, sorry. At ito yung pinapakain namin ni partner Shai ay chicken. O, sa ikaw naman, kasi na-experience ko eh. Chicken to. Tapos, yung chicken. Sorry. Pero parang hindi enough yung chicken na. Ito lang yung pinapakain. Kasi partner, tingnan mo. Ang laki nila eh, oh. Ang dami nila. At ito pa nakuha akong info, ah. Ubus sila ng 15 to 20 kilos of food every single time na papakainin mo sila. So, ganun talaga kalakas kumain yung mga crocodiles. Tingnan mo yun yung makuha. At sa lakas nga nilang kumain, yan. Lumalaki po sila. Tingnan nyo naman. Hindi na niya tinanggap. Lumalaki sila ng 10 feet. Guys, 10 feet yung nilalaki nila kasi at napakalakas sila kumain. Resulta nga yun ng lakas nilang kumain. At yung bigat nila that's ay right. Ilan? 150 to 200. Oo, so pag nadaganan ka, partner, kilograms. Alam mo na. Oo, wala. Ano ka talaga? Yun na, it's your end. It's your end. End so, of the ano na. Careful ka talaga habang ginagawa niyo itong encounter with the crocodiles. Yes. Pero syempre, gusto natin malaman pa yung iba pang detalye about crocodiles. Mm-hmm. Makakasama natin ngayon ang kanilang animal keeper dito sa zoo na to, si Miss Anne Teresa Yabut. Hello! Hello! Magandang umaga. Yes, ito na nga. So, ang daming Philippine freshwater crocodile dito, no? Mga ilan ba ang meron kayo dito sa zoo na to? Here po, more or less, we have 100 heads of Philippine freshwater crocodile. So, 100? More or less po. So, within the area or meron pa next ibang area? May ibang part. Yes po. Meron po kaming baby crocodiles sa ibang area din po. Then, meron dito din po. Okay. Ako naman may tanong ako. Napansin ko yung behavior nila. Talagang bang ganyan sila para silang natutulog lang. Para silang mga bato. Yes po, ma'am. That's their natural behavior po. Kasama po yan sa natural behavior nila na naka-stiff lang po sila, naka-steady lang sila. Ah, okay. And even yung kapag nag-aabang sila ng pagkain kanina, ito utulad dito. Oo, yes po. Yes po. Sa paggabuka naman po ng bibig nila, that's their way to release their body heat. Kaya po makikita nyo, laging naka-open yung mouth nila. Right. You would know this, partner, alam mo, no? Oo, at saka alam mo, napansin ko, yung mga crocodile, siguro kapag may contest to na na stop dance, panalo. So, eto mga kapuso, huwag nyo sila isasali sa mga birthday party, ha? Dinagdagan ko, partner, sinamahagot, ha? Pero eto, so ayun nga, may about 100 heads ng crocodiles dito sa area nito, sa zoo nyo. At ganyan nga yung behavior nila. Yes. Kamusta naman yung diet nila? Kasi itong chicken lang yung pinapakain namin so far kanina pa eh. So ano pang mga ibang kinakain ng mga meron crocodiles pa dito? Meron pa sa iba? So crocodiles po only eat meats lang po talaga. Safe tayo, safe. Okay. Yes right. Po. Tapos, bukas kayo, tama no? Monday yes to Sunday. So yes kahit ngayong holiday, bukas pa rin po. Yes, at sa halagang magkano po para makabisita dito yung mga so, kapuso natin? For 895 pesos po, you can enter Subic Safari na po. You can visit us here. Ayun. Perfect. At saka, yes they're open from 8 a.m. to 4 p.m. At ito na nga, may nakikita kong kaibigan natin. Sige, tawagin na natin. Ito isa nating encounter. Lapit tayo. Halika tayo, lalapit. Ayan, yung mga baby, mga tiger cubs. Tiger cubs, guys. Layo na lang natin kasi maamoy niya yung chicken. Janet! Ayan, this is what? Jared po. Jared po. Ayan, ang meal cup natin. Yes, so, ma'am, pwede nyo i-touch sa body mo. Pwede daw hawakan. Sa body lang. Dito lang sa katawan. Yes po. This is Sophia. Ay, sa panyang makulit na. Kapatid niya ba niya to? Ayan po yung makulit. Si Sophia. Yes po. Siya po yung pinaka-flavorful sa kanilang dalawa. Okay, eto. So, may mga tiger cubs nga dito tayo dito kanina, no? Ay, ngayon. Tapos kanina, ma'am Anne, meron akong nakasama kanina ng mga yung mas malalaki, yung mga adult, mga 10-year-old, mga tigers. Oo, mga auntie at saka uncles, kasi siguro nila yan, no? Hindi, ano nila, ninong. Ninong. Meron tayong sariling family tree dito. Pero ako, partner, I get to experience it kanina. At talaga naman, sasakay ka dun sa kanilang safari ride habang pinapakain sila nung feeder, partner. Kamusta experience? Well, medyo nakakagulat kapag sumasampa sila dun sa safari ride. Pero kita mo yung sobrang
ang lapit para nila doon sa sasakyan. Correct, sa taas mo pa, no? Di ba, nakapag-content pa ako. Oo. Tapos tumutungtong din sila doon sa mismong taas. So, ito, clear na glass ceiling. Oo. So, kita mo talaga yung sampa, pati yung pagguya nila ang lapit doon sa... Ilang orange tiger nakita mo? So, meron kaninang dalawa. Yun ay si Tom and Jerry. Okay. Ito sila magkapatid din silang mga tigers doon. At kakaiba nga yung experience dahil hindi lang siya ma-enjoy ng mag-isa. Mm-hmm. Pwede mo rin isama yung barkada para mas thrilling yung experience. Madami kasing seats, no? Sa loob ng yung sasakyan. Pero grabe, no? Kasi akong na-experience natin kanina. Ito naman. Hindi lang orange ang meron na tiger sila dito. Meron din sila dito mga white tigers, guys. Tapos tatlo naman yung white tigers na nakasama namin doon sa second ride ko with my partner naman, kasama natin si Shaira. At ito, pinakain din natin, tapos may close encounter din. Ang mga pangalan nga nila, sila Leng. Si Leng, si Snow White, tsaka si Jack. At sila yung magkakapatid din. At pare-pares talaga sila ng diet tsaka ng appetite. Ang lakas nilang kumain ng pero chicken. Pero nakaka-amaze, no? Nakakatakot sila. Pero ang ganda nila. Yung pag malapitan mo nakikita, no? Kaya ang ganda-ganda din ng experience natin. Kasi kita-kita mo yung laki ng ngipin nila. Ako, inawakan ko yung kuko, di ba? Tsaka yung po. Napakang lakas ang loob nito. So, para lang parang wow, getting to know. Hindi, getting closer with nature, di ba? Sorry, nagulat ako. Partner. Tama. Mas napapalapit tayo sa nature tsaka sa mga animals. Yes, amazing. At aside from that, talaga namang na-amaze ka doon sa prints, pati sa amoy. Alam mo yung nagiging nature nila, tapos mas nagiging familiar tayo mga kapuso. Kaya naman sa mga families nyo, sa friends nyo, dalhin nyo na sila dito sa Subic. Especially, it's holiday. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong adventure, tutok lang sa Ubi. Yes! Alika, ipet natin ulit sila. Gusto ko silang karagahin, pero bawal. Hindi, wala touch natin. Hello! Hello! Chupinia, enjoy it! Hindi chimkan yung legs ko, ha? Ba't sila nagaganon kaya na? Sa crocodile. Ay, sense na, ano? Tiger ako. Nanako, ito Mateo! Ano bang hinahawak natin, Janita? Mapapawaw ka na lang talaga dito sa hawak natin, Mateo, oh. Ang laki, amoy chicharon. Kagat-gat ita. Kagatin mo na. Mga kapuso, ito na po. This is real. Totoo po itong giant chicharon natin. Pwede natin lagyan ng, yan, crunchy, ha? Pwede din natin lagyan ng suka dyan, ita Susan. Tala ka na. Ibugbog na natin dito yung suka. Suka talaga, umaga tayo, ha? Ibuga natin dyan, kainin. Anjo, handang-handa na para kumain ng chicharon natin. Anjo, alika na dito. Hindi lang si Anjo, pero yung floor director natin na si Mon, talagang kanina pa kumakain dito, eh. Teka lang, ha? Amoy lang muna tayo, amoy-amoy lang muna dahil talagang... Apo. Baka hindi makapagsalita, mahirap. Oh. Diba? Chef Jay, paano ba niluluto itong mga giant chicharon na ito, Chef? A blessed morning, Ma'am Susan, Brother Mateo. Kuya Mon, hinay-hinay, ha? Napaparami na pala. Ma'am, akong bahala dyan sa tanong mo po na yan. At yun nga, dahil yung food adventure natin this morning, dito sa Santa Maria, Bulacan, kung saan dinayo natin kung saan niluluto at pinoproseso yung nakikita nyo kanina sa studio na talaga namang extraordinary na mga gigantic na chicharon. At eto nga, makakasama natin this morning. Eto, kita nyo guys, busy lang naman yung owner na food explorer natin na si Sir Eboy. A blessed morning, sir. Good morning po. Talaga namang, bilaran kung bilaran. Sir, ano po ba yung binibilad natin na yan? Yung binibilad po namin na yan, na ginagamit namin yan sa giant chicharon, yung pork baskin. Ito po yung... Likod yan ng baboy, yung balat. Bali, dito po yan, ano? Oo. So, kung doon sa, more specifically, ito po yung nandun sa may pork loin area. Yes, yan yun. Yun, sa back fat na tinatawag natin. Tapos, Sir Eboy, pag pinoproseso nyo po ito, Pag binibili nyo pala ito, ganito na. Wala na yung pamahit ito. Sorry, ganyan na yan. Okay, so makikita nyo, mga kapuso, ito po yung size niya kapag hindi pa siya napiprito or hindi nagiging chicharon. Mga gano po, ilang beses po ito lalaki pag naprito na ito. Parang madodoble yung laki niya. Mga ganito pa yan. Diyos ko po, parang halos kasing height ko na po ito kapag natapos, ganyan, mga kapuso. So, Sir Eboy,
i-tour mo naman kami kung paano ninyo siya talagang ginagawa. So ito po yung isa sa mga unang proseso. Oh, yung pangalawang proseso namin, yung tinatawag na pagsasangkutsa dito. Sangkutsa naman po. All right. Sangkutsa ibig sabihin, ginigisa po ba 'yan? Hindi, ano lang sa mantika para mawala lang yung tubig. Ah, parang in a way, dinidehydrate natin yun, kasi... I see. Tapos mga kapuso po, yung gamit natin dito is yung mantika mismo ng baboy. Oo, yung pinagkatasan ng backpack namin. Sarili po niya siya. Okay. So, ito yung isang first step natin is yung pagsasangkot siya nga. Oo, yan yung galing sa pagbibilad. So, yung pagbibilad na proseso natin, sir, gaano po inaabot yun? Gaano katagal? Ang pagbibilad niya, nasa 3 to 4 hours. Sa araw po yun. Depende sa init ng araw. Okay. Tapos after po niyan, rekta na dito. Oo, dyan. Yung sangkutsa na tinatawag po ninyo. Ito sir, mga gaano katagal aabutin po itong proseso na ito? Yung pagsasangkutsa, inaabot ng, ganun din, 3 to 4 hours kasama na yung pagre-recook niya. Ah, okay. Pero yung first step natin, may hinahabol lang po ba kayo na itsura niya, kulay? Wala naman ang ano niyan, dire-diretso lang na halo 'yan, dire-diretso lang din na pagluluto 'yan. I see. Okay, so after po nung sangkutsa natin, sir, ano 'yan? Ire-rest po muna natin. Oo. Tapos yung next step po natin ay ang next step namin ito, yung recooking na. Ito nga sir, pwede po ba nating ma-experience 'yan, kuya? Patingin nga ako natin. Ito na po yung talagang ayan, 'yan yung pagpa-frying natin. Okay, so ito ayan po yung mga ready to fry na. Ito po yung itsura niya after masangkot siya. Dehydrated na po siya. So in a way, mukha lang siyang malutong. Pero pag kinain mo to, sir, makunat pa to. Makunat siya, no? Alright. So ilalagay lang po natin, Sir Eboy. Oo, sige. Tapos yan, pagbabagsak lang po natin yan. Tuloy-tuloy lang po yung luto. Tapos kahoy, sir, yung gamit po natin dito, ano? Oo, yan, kahoy yan. Kahoy talaga? Oo, pugon. Ayan, malakasan. Tuloy-tuloy yan. Mga gaano karaming gigantic na giant sa ngayon chicharon, yung sir. Giant chicharon namin umaabot ng 100 pieces every day yung 100 pieces po ba o kilos yan? Yung 100 pieces kasi nasa 50 kilos na mahigit yan. Depende saan eh. Okay. Grabe guys, ha, tingnan nyo. Tapos ano to sir, anytime na pumunta sila sa inyong store, meron na silang mabibili na ganito o made to order ito? Meron ding mga display na doon. May sarili na rin po. Oo, may mga display na. Tapos mas maganda, pag mas marami yung kinukuha nila, mag-made to order sila. Okay, pag malakasan na yung party nila, kunyari sa bahay, may birthday. Tapos sir, magkano naman po ang presyo nito? Ang presyo niya, nasa 200 to 300, depende sa laki. 200 to 300 pesos, sulit na sulit. Tapos sir, ito, matagal po ito magiging malutong? Mga 2 weeks yan, basta nakasil yan. Okay. Hindi yan kukunat. Tapos ayun, nilalagyan ng seasoning ni Sir. Ito na, Sir Eboy, yung kalalabasan ng ating. Yan. Nakita nyo naman mga kapuso. Grabe naman. Ito, pag ganito kalaki yung chicharon ninyo, kailangan ng rest back po ano? Kung mga 10 tao kayong kakain. At saka magandang centerpiece. Kunyari may handaan sa inyo. May birthday. Kumpare mo, ito na. Winner na winner mga kapuso. Marami-rami pa akong uubusing chicharon dito. Talaga namang extraordinary. Solid na solid. Tuloy-tuloy po yung food adventure natin dito sa Bulacan. Mamaya, lilibutin pa natin yung iba pa nilang ginagawa. Kaya tumutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Mga puso, attendance check muna tayo. Holiday, pero dito sa UH University, may pasok! Ang lesson for today ay ang balloon twist ng mga kapuso. Of course, makakasama po natin ang expert nito. Magandang umaga, sir. Good morning. Yeah, good morning. Okay, so gamit lang ang lobo, no? Kaya niyang gumawa ng iba't ibang shape. So, aso. Pati mo rin yung aso eh. Okay, kaya, di ba? Pakita nga natin yung mga gawa niya. Like ito, look at that. Galing. Pati yung mga prinsesa. Kaya, okay, let's welcome our balloon twister na si Joel Abejuela. Hello. Ayan. Hi, good morning, Joel. Good morning po. Ang galing mo gumawa, ha? Ang gaganda ng mga prinsesa mo, ha? Ito, rabbit, mamli, no? Salamat po. Huwag nang pilitin. Pero ano yung pinaka-challenging ng mga designs na nagagawa mo? Kasi medyo usual na yung mga sword, di ba? Opo. Okay. Bali, depende po siya sa request po ng client. So, nakagawa na po ako ng mga dragon, yung mga malalaki po. Dragon? Yes, mga dragon po. Gano'ng katagal gawin yung mga yun? Mga ano po, 1 hour po. One hour? Yes, pero pang decoration naman po. Pwede gumawa ng heart puso?
Pwede naman. Mabilis lang yung puso? Yes, pwede. Kailangan naman. Nang andyan ang puso pang pasalubong. Ah, depende kung gano'ng kalaki. Oh, gawad mo raw siya para may pasalubong kay Lam. Pero si Brother Joel, turuan mo kami ang UH Barkada kung mga basic balloon twisting. Oo, ngayon kakayarin lang namin na nakatakap magpaputok. Oh. Sige po, start na po tayo. No? So, sa pinaka-basic po natin na balloon twisting, meron po tayong sword, dog, and flower. Yung ituturo ko po sa inyo, yung dog na lang po. Yung dog, yung gusto ko sa inyo, Mateo. Tama ba? Sword, oh? Pwede na, sir. Pwede, pwede na. Okay, sige. So, dog na ngayon kasi okay na yung sword natin. Okay po. So, sa ano po, sa dog po, so kailangan natin ng kahit mga 3 inches lang po na allowance para pagka nag-twist po tayo, hindi po may hangin pa rin po ang maakyat. Yes, may space. So, una po tayo, gagawa po tayo. Ito po yung pinaka-mouth niya po, yung nose. Yung pinaka-front po. Okay. Yan. Then, gagawin po natin, next step po, yung ano naman po, yung ears niya naman po. Gagawa po tayo ng dalawa. Yeah, same sizes lang po sana. Yan, ganito lang po. Yan. Ganito dapat po yung itsura niya. Yan, tapos, gagawin po natin yung neck. Nawala na ako! Tapos yung ano po, yung paa niya na po, ayan. Tapos yung body po. Sige. Ayan. Tapos yung paa niya na po. Ayan. Bali, eto na po yung dog. Eto po. Ang ginagawa niya mukha mabilis lang, pero pagkayo, hindi talaga. Okay, proceed. Okay, let's go. Pero pa ba iba na pwedeng i-demo? Wala na? Okay. Hot dog, hot dog. Hot dog, ikaw na lang. Ayan. Hot dog. Hot dog. Smiley face, smiley face, smiley face. Long hot dog. Sad face, sad face. Uy, pero maraming salamat, Joel, sa pag-demo mo. Thank you. Maraming salamat din. Basta't usaping batas, siyang bahala riyan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa'yo, Ate Sue. Teka muna, busy lang ako. Oo, ano bang mga showing ngayon? Dito, online, di ba? Teka, ano to? Bakit may link na isang movie online dito? Eh, showing pa to sa mga sinehan. Naku, no to piracy. Ano bang sinasabi ng batas tungkol dyan? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, pinanood ko at shinare ko ang nakita kong link online ng movie na showing ngayon. Pwede po ba akong makasuhan? Naku, of course, baunang-una bawal yung pagpapakita ng sine na yan online dahil siguradong wala itong pahintulot mula sa may-ari ng movie rights nito. Dahil nga showing pa sa mga sinehan. Iba talaga ang mga problemang dulot ng internet. Dati-rate, ang problema ay mga pagbenta ng mga DVD ng mga sining ito na binibenta sa Quiapo, sa Green Hills o kung saan-saan. Pero bagong problema ang dulot ng internet dahil hindi mo nakakailangan pang ilipat ang movie material sa isang flash drive, sa DVD o sa disk. Ngayon nga lang ay pagbukas ng tamang link at pag-share nito kung mag-request ang ating barkada. Ang violation dito ay tinatawag na copyright infringement o ang piracy dahil ito ay pagnanakaw sa mga karapatan ng mga may-ari ng intellectual property in the form of movies and other similar work. Pero sa palagay ko ay malamang hindi ka naman makakasuhan kung manonood ka lang. Ang makakasuhan ay nag-ooperate ng site na nagpapalabas ng pirated material. Kaya nga, ang Intellectual Property Office natin, yan ang hinahabol. Nag-serve na sila ng request halimbawa para ipatigil at i-block ang mga site na nakikitang nagpapalabas ng pirated material. Problema lamang ay napakadali talagang magtago sa internet, kaya hirap na hirap sila. Attorney, paano naman po yung mismong nag-post ng link at yung ibang pinagyayabang pa na may link sila at nagla-livestream pa? Ano pong kaso nito? Well, ang kaso nga na pagpapalabas ng protected content na walang pahintulot ay tinatawag na piracy. Pinagbabawal to sa ilalim ng intellectual property code natin. Pero sa palagay ko, yung pagyayabang at pag-share ng link lamang, baka hindi pa ito copyright infringement. Ang i-argue ng iba, eh yung dinidistribute mo lang ay yung link mismo at hindi naman yung copyrighted material. Pero medyo ina-argue-argue pa yan. Pero mukhang nananalo tong argument na to. So sabi naman ng iba, nako, eh parang ganun na naman yun. Dapat maparusahan din kasi alam mo naman na pirated ang material pero tinulungan mo na ikalat ito. Di ba? Parang aiding and abetting lang.
Pero hindi naman sa ganyan ngayon ang pag-apply ng batas. Kailangan siguro amendahan muna natin para maparusahan ang ganito. Pero kung i-download ninyo at kayo pa ang magpakita sa iba, ibang usapan na yan dahil pasok na yan sa pinagbabawal sa batas ng pagpapakita sa publiko ng intellectual property na walang pahintulot ng may-ari nito. So sana nakalinaw yan ang mga usaping batas. Talagang bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Mga Bimbong Chikiting, ang ibibida natin ngayong umaga every morning dito lang sa Bulit of the Day! Ayan! Galing talaga ni Mateo, wala kang kawalaan, Jo. Sa ayawang baka mo, hindi papatalo niya ng 4-year-old little dancer ng Valenzuela City na si baby Zia Gabriel Bautista. Wow! Parang nga mo. Galing! Aba. Susan, chine-challenge ka. Oo nga, baby. Kita so, ipakita mo nga. Kwento ni Mami. Kwento ni Mami Che, 1-year-old pa lamang si Baby Gia ay natuto na siyang sumayaw. Napapanood lang daw niya ni Baby Gia ang mga videos online at nagagaya niya ito. Ang lambot ng kapangoy niya. Oh my God! Maganda yan, bata pa lang. Pambato ka! Anjo, pakita mo nga, Anjo! Anjo talaga, pambato nga raw nila si Baby Zia sa sayawan tuwing may family reunion. Galing itong bata. Hiling-hiling sumayaw, ha? Yeah! Wow! Ay. Yan na! Galing! Jo, 1, 2, 3, mga Jo! Let's go! Anjo! 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 Mga puso, there's more! Ito pa! Tingin nyo! Pati sa acting, lalaban din si Baby Zia dyan. Look at that. Wow, model! Let's see. Nagaya niya si Black Rider, oh. Kunyari niya ba, John? Ba. Entertainer siya, no? Oh, yeah. Maganda. Pretty na face niya. Tsaka ganun sumayaw talaga. At sabi mo na, talented pa kaya naman ang netizens, pinusuan yan. And of course, may na good vibes din ang... Mayroon ka ba mga good vibes sa videos na mga itinong chikiting? I-send nyo lang po dito sa unang hirit Facebook page namin at baka sila po ang susunod na magiging Bully of the Day!